Eh, Mr. Kulyado, ganito. Sabi mo, hindi ka gaya ng pinapaniwalaan nyo, nagmumura. Minura ba kita? Pero, hindi nyo ba alam yung gago eh, ano yan? Dinedegrade mo ang sinabi ba ako sa'yo gago ka? Meron ba sagot po kayo, Mr. Kulyado? Meron kayo, meron ba sinabi sa'yo gago ka? Yung mga bobo, ganyan. Alam mo ba, sinabi ko ba bobo ka? Sagutin po niyo yung tanong ni Mr. Suryano, ni Brother El Suryano. Namimersonal ka eh. Sinabi ko ba na bobo ka? Meron ba? Ang sabi ko, kabubuhan. Pero hindi ko sinabi yung bobo ka. Tama? Para makita lang ng tao na ikaw namamaratang ka eh. Tapos, sabi mo, yung mga ngaral na dapat paniwalaan, dapat yung nasa 3-1 hanggang 3 ng unang Timoteo. Ang kailangan, mahinahon, sabi mo, no? Tapos sabi mo, kailangan may asawa. Tama? Tinatanggap mo ba yan, kapatid? Sumagot po kayo. Kung magbasa ko sa'yo, may mga ngaral, walang asawa. Basta tatanggapin mo, niloloko mo tao rito. Sagot po kayo, Mr. Kulyado. Kung mabasa ko ba sa Biblia na may mga ngaral, walang asawa, tatanggapin mo, niloloko mo mga tao rito. Tatanggapin ko. Ha? Yan. At tinignan niyo, babasahin ko. Niloloko kayo nito eh. Eh, delikado ang mga taga-tugay-garo pagka maraming pastor na ganito. Babasahin ko sa inyo. Ang sabi ni San Pablo, pakilagay sa screen ang unang Korinto 7:1 tungkol sa bagay na isinulat ninyo sa akin, mabuti sa lalaki ang huwag humipo sa babae. Mabuti ba o hindi? Ang sabi ni Pablo, mabuti sa lalaki, huwag hipo sa babae. 7, ibig ko sana ang lahat ng mga tao ay maging gaya ko. Bakit? Si Pablo po walang asawa. Kung pwede sana, lahat ng tao maging gaya ko. Bakit? 32, dadapat ibig kong mawalan kayo ng kabalisahan. Ang walang asawa ay nagsusumakit sa bagay ng Panginoon kung paanong makalulugod sa Panginoon. Amen? Amen. Alin ang mas mabuting mangangaral? Yung may asawa o walang asawa? Talong ko, si Kristo ba nag-asawa? Si Pablo ba may asawa? O, bobo ba siya? Kayo may sabi nun, hindi ako. Ngayon, susunod kong tanong. Susunod kong tanong. Sabi niya, kanina, sabi mo, ang Church of God, sabi mo, ang Church of God ba ang ipinako sa krus? Sabi mo. Pinalilitaw niya, ang pinako sa krus si Kristo. Ang tanong, bakit ba ipinako si Kristo sa krus? Mr. Kulyado, sagot po kayo, Mr. Kulyado. Sige po, Pamela, para siya ang tutudo sa ating kasalanan. Ah, hindi ka kasali nun. Ayaw mo sa Church of Christ, God eh. Kung mabasa ko sa'yo na kaya ipinako si Kristo sa krus dahil sa Church of God, tatanggapin mo na naman, niloloko mo yung mga tao rito. Hindi ko tinatanggap. Kung mabasa ko, tatanggapin mo. Hindi ko ba rin tatanggapin? Sige. Huwag na nating ipatanggap, pero kawawa kayo, babasahin ko. 20-28 ng gawa. Pakinggan niyo, pakilagay sa screen. Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong awan. Nasa kanila'y ginawa kayo ng Espiritu Santo ng mga obispo upang pakanin ninyo ang iglesia ng Diyos na binili niya ng kanyang sariling dugo. Bakit napako si Kristo sa krus? Hindi ba dahil sa iglesia ng Diyos? Oh, basahin natin ang katunayan kay San Pablo. 5.25 ng Epeso. Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa. Gaya ni Kristo na umibig sa iglesia, na ibinigay ang kanyang sarili dahil sa kanya. Bakit po nagsakripisyo si Kristo? Dahil sa iglesia. Ito'y kalaban ng iglesia ito. Ha? Kasi, alam niyo si Kristo ron, kaya ayaw niya sa Church of God,
Kasi yung church of God nakasulat, yung church niya wala sa Biblia. Hindi niya mabasa Baptist church. Kanina ko pa siya tinatanong inamin niya, yung Baptist church wala sa Biblia. Yung itinayo niyang Baptist church. Saan ang talata tayo? Wala sa Bible. Wala sa Bible. Amen? Ayan, kayo na ba ang namibili dyan, mga kapatid? Ito pa tanong. Ito pa isa. Ang sabi niya kanina, sabi raw ni Kristo, ano ang nararapat gawin? Sabi niya, manampalataya kayo sa kanyang sinugo. Ayan, ang sabi niya, ang paliwanag niya, hindi sinabi ni Kristo na mapabautismo kayo sa kanyang sinugo. Yan sabi niya. Tanong ko sa'yo, Mr. Culiado, kung mabasa ko sa Biblia, na sinabi ni Kristo magpabautismo sa sinugo ang mga tao. Tatanggapin mo, talo ka na. Sagot kayo, Mr. Culiado. Okay, bago ko sagutin yun, suportahan ko muna yung sinabi ko sa John. Tapos ka na kanina ka eh. Kailangan ka sa sinabi sa sinabi sa sumagot, hindi po mag-usapan na sinabi mo kanina. Hindi sinabi ng ating Panginoon sa Kristo na magpabautismo ang mga tao. Kung mabasa ko, inutos niya magpabautismo ang tao. Tatanggapin mo, niloloko mo itong mga tao. Huwag kang lalagtaw muna. Pag-usapan mo na natin yung sinabi mo. Sa John chapter 6, verse 1. Ikaw, nililito mo yung tao eh. Sagot lang kayo. Sumagot ka sa tanong, you are under cross. Sinabi mo kasi kanina, sinulat ko, maliwanag ko. Hindi, ang sabi ni Kristo, manampalataya sa sinugo. Hindi niya sinabing magpabautismo kayo sa sinugo. Yun ang sabi mo eh. Hinulat ko eh. Tanong, kung mabasa kung sinabi niya na magpabautismo ang tao, tatanggapin mo at nanlolo ka. Okay, ito muna. Hindi! Huwag ka muna! Sagot, Mr. Culiado. Umaalis ka dun sa verse na yun eh. Kaya ayon sa Biblia, usapan natin eh. Matthew, ang nakalagay niya sa tema pinirmahan mo ayon sa Biblia. Ayon sa Biblia po, brother. Hindi kailangan ng relihiyon sa kaligtasan. Ngayon, pinapatunayan mo, hindi kailangan ng relihiyon, kailangan lang maniwala kay Kristo. Sabi mo, sinight mo yung six ng John, ang sabi mo, sabi ni Kristo, sabi mo, ang kailangan gawin, mananampalataya sa sinugo. Hindi niya sinabi na magpabautismo. Doon ako ang particular eh, kasi mali yung sinasabi mo, wala sa Biblia. Kung mabasa ko, na ang sabi ni Kristo ay magpabautismo, tatanggapin mo, niluloko mo itong mga tao ito. Tinatanggap ko na sa Matthew chapter 28, verse 18-19. Na? Anong tinatanggap mo? Yung sinabi ni Christ, go ye therefore. Oh. Na? Go ye therefore and teach all nations. And? Baptizing them. O, di, tinatanggap mo na yung... Di, ngayon eh, kinakain mo yung sinabi mo kanina. Sabi mo kanina, hindi sinabi ni Christ na magpabautismo eh. Anong sinabi ni Jesus Christ? Ha? Manampalataya kayo sa kanyang sinugo. Manampalataya kayo sa kanyang sinugo. Hindi niya sinabi na magpabautismo kayo doon sa sinugo niya. Ano ba talaga? Magpapabautismo ba o hindi? Sumagot ka kapatid, magpapabautismo ba o hindi? Sagot ko kayo, magpapabautismo daw po hindi. Sumagot ka kapatid. Usapang ano ito eh, usapang magino ito eh. Sinabi ba ni Kristo magpabautismo o hindi? Sinabi ka! Sinabi! O sige, salamat. Tinalikuran niya na yung una niya sinabi kanina. Ha? Wala nang baptism o good works dun. Just believe. Gaya yung ginawa ng thief at the cross. He was saved. So napakadali ng kaligtasan, mga kapatid. Maganda yan. Maganda yan. Ito ang tanong ko ngayon ulit, kapatid. Sabi mo kanina, ang Church of God ba ang ipinako sa cross? Simple lang ang kaligtasan at ang Biblia hindi kailangang i-interpret. Sabi mo, no? Sabi mo, ikaw ni Kristo doon sa magnanakaw. Wala naman niya kasi sinabi si Kristo sa magnanakaw. Bumaba ka dyan. Magpabautismo ka sa Church of God. Hindi ba yun? Sabi mo, no? Tinatanggap mo yun? Tinatanggap mo ba yun, kapatid? Yes. Ayan. Tanong ko sa'yo, si Kristo ba pwedeng bumaba ron?
Sagot po kayo, Mr. Pulido. Kaya niya? Ha? Kaya niya? Hindi, tanong ko sa'yo, hindi ko tinatanong kung kaya niya. Pwede ba siyang bumabaron? Pwede. Pwede? Saan mo mababasang pwede siyang bumabaron? Sige po, basahin niyo, Mr. Pulido, kung saan sa Biblia pababasa na pwedeng bumaba si Kristo doon. Ang Diyos, kaya niyang magawa ang kanyang gagawin. Hindi, kaya ng Diyos gumawa ng kahit anong gusto niyo gawin, sabi mo eh. No? Pero ang tanong ko sa'yo, pwede bang bumaba si Kristo sa krus? Sige, nauwi sa oras ko eh. Pwede. Saan titas mamabasa, pwede siyang bumaba doon sa krus? Eh, kayo pala, yung bang nandilito ng tao eh. Sitas! Mr. Pulido, sitas! Ang hirap sa'yo, sa'yo nang galing yun, tinatanong sitas. Tinatanong kita kung ano sitas, kasi sa'yo nang galing yun eh. Nakasabi mo, hindi niya inutos doon sa mga nakaw, bumaba agad magbautismo ka sa Church of God. Diba sabi mo, eh tinatanong ko, kung yung magnanakaw hindi pwede bumaba, si Kristo ba pwede bang bumaba doon? Ayun, saan sitas mo kapatid? Hindi, wala pong lituhan, maliwanag yung tanong ko sa inyo. Sagot ka kapatid, gamitin mo yung mic mo kapatid, tinatanong ko kayo. Maliwanag po ang tanong ni Brother Suriano, anong talata yung sinabi niyo na pwedeng bumaba si Kristo nung nakapagos? Ano naman nagsabi na pwedeng bumaba? Pero ang tanong ko sa'yo, pwede bang bumaba si Kristo sa krus? Pwede. Ano naman nagsabi na pwedeng bumaba? Pero ang tanong ko sa'yo, pwede bang bumaba si Kristo sa krus? Pwede. Ano naman nagsabi na pwedeng bumaba? Pero ang tanong ko sa'yo, pwede bang bumaba si Kristo sa krus? Pwede. Ikaw ang may sabi, Brad. Wala akong sinabi. Ikaw ang sabi, Mr. Pulido, kanina. Sabi mo kasi, ang sabi ni Kristo, sumampalataya. Sabi mo, hindi niya sinabi dun sa magnanakaw na bumaba dyan sa krus, magpabautismo ka sa Church of God. Diba? Sabi mo. Tanong ko sa'yo, kung hindi nga makakababa yung tao, yung ba si Kristo pwede bang bumaba sa krus? Ikaw ang pinagalingan ng ideya na yun, ba't mo'y paparatan sa akin? Sa'yo yung galing yun eh. Ang sinabi ko, yung tao ang bababa sa krus. Ngayon, ang tanong mo sa akin, kung si Kristo pwede bang bumaba sa krus? Sagot mo, anong talata? Pero yung tinanong mo na yun sa akin, nasa Bible ba yung tinanong mo? Eh, nasa Bible ka naman yung sinabi mo. Na pinanggalingan ng tanong ko. Kaya nga kita tinatanong exactly to prove na wala sa Bible yung pinagdadaldal mo dyan. Ano ka? Wala naman nakasulat sa Biblia na sasabihin ba ni Kristo, hoy, bumaba ka dyan na magpabautismo ka sa Church of God. Sinabi mo eh, meron ba sinabi si Kristo gano'n? Dahil yung ideya na yun ng pagbabasa sa kanya. Sinabi ko, teka muna, yung ideya ng pagbabasa sa krus ay galing yun eh. Di ba? Kaya tinatanong ko sa'yo, kung yung magnanakaw hindi pwede mo ba, eh si Kristo ba pwede bang bumaba? Sabi mo pwede, anong talata? Sagutin mo, Mr. Pulido, yung tanong ni Brother Suriano. Anong talata yung sinabi mo na oo, pwede bumaba si Kristo? Pwede bumaba si Kristo? Anong talata ro yun? Ngayon, ang tanong ko, anong talata ro yun ang tanong ni Brother Suriano? Ito, Mr. Pulido, para matapos na usapan natin. Sinabi mo, sinasagot mo, pwedeng bumaba si Kristo. Ang tanong sumunod ni Brother Suriano, anong talata mo mababasa na pwedeng bumaba si Kristo? Meron ka ba? Ano yung talata yung pwedeng bumaba si Kristo? Siya lang nagtanong. Kasi oras ng pagtatanong niya. Siya nagtanong kung pwedeng bababa. O sinagot ko, anong talata yun? Hindi na ipakita mo ngayon dito. Kasi dapat kung magtanong siya, nasa Bible din yung tanong niya. Am I correct? O, ganito na lang. Ganito po, mga kababayan. Ilang minuto ba? Tapos na? O, tapos na po ang 5-minute po ninyo. Ngayon, wala naman po mababasa ang talata si Mr. Pulido na si Kristo pwede bumaba dahil wala na siyang makita talaga. Siguro po, Bradeli, kayo na po ang huling magkasalita. Meron ba kang 15 minutes? Opo, 15 minutes para po kayo tumindig pa.
Alam niyo, meron pong dahilan kung bakit tinatanong yan. Hindi naman ako nagtatanong ng nonsense. Una-una, siguro, hindi naman ako nonsense. Siguro, mararamdaman niyo naman tayo natin nonsense preacher of the Word of God. Una-una ito. Sabi niya kasi kanina, hindi daw sinabi ni Kristo dun sa tao, Noy, bumaba ka dyan, magpabautis mo ko sa Church of God. No? Kaya nga, tinatanong ko sa kanya, si Kristo ba naman pwedeng bumaba? Sagot niya, pwede raw eh. Alam niyo ba hindi pwede bumaba si Kristo? Alam niyo ba mga kapatid? Hindi siya pwede bumaba roon. Kasi pagbaba niya roon, hindi magaganap yung pagtubos niya sa kaligtasan ng tao ng mga tao iniligtas niya. Paano magaganap yung kung siya mamamatay doon? Kaya siya ipinako sa krudom para mamatay ayon sa kasulatan. Pakinggan niyo ha, sa isang talata. Basa. At siya'y inilibing. At siya'y muling binuhay ng ikatlong araw ayon sa mga kasulatan. Meron na pong kasulatan bago pa napako si Kristo na mamamatay siya talaga roon. At kailangan siya'y mamatay pagkatapos ay inilibing at mabuhay tatlong araw ayon sa kasulatan. Kaya yung sabi niya kanina sa tanong ko, kung yung ba yung magnanakaw hindi pwedeng bumabaro para magpabautismo, si Kristo ba pwedeng bumabaro? Hindi po. Sabi niya, ang Diyos daw magagawa kahit anong gusto niya gawin. Hindi yung totoo yun. Yan ang maling aral ng Baptist. Everything daw magagawa ng Diyos. Hindi po totoo yan. Huwag kayo maniniwala sa Baptist. Pakinggan nyo ha, sa Tito 1:2, ganito na kasulat. Sapagkat sa buhay na walang hanggan, na inangako ng Diyos na di makapagsinungaling. Pwede ba magsinungaling ang Diyos? He is a God that cannot lie. Yung paniniwala, God is all powerful. Lahat ng magagawin niya, gusto niya gawin, magagawa. Hindi po totoo yun. Hindi magagawa ng Diyos ang lahat ng bagay. Isa sa hindi niya magagawa, He cannot lie, and it is impossible for God to lie. Pakinggan nyo, sa 6 ng Hebreo, ganito na kasulat. English natin. That by two immutable things in which it was impossible for God to lie. Huwag nyo na pong kakalimutan yan para huwag kayo maloko ng Baptist. Kahit siya ay Diyos, meron siyang hindi magagawa. Eh ito si Kristo, Diyos po ito eh. Pero nagkatawang tao. And exactly kaya siya nagkatawang tao para tubusin niya ang kasalanan ng tao. Pag bumaba siya dun sa krus, hindi magaganap yung pagtubos. Dahil nakasulat sa kasulatan, dapat siyang namatay sa krus. Nakuha niyo ang punto mga kapatid. Ayon sa kasulatan, mamamatay siya dun. Pag bumaba siya, hindi pwede. Kaya tinan ninyo. Sabi niya, yung ignorance na kasulatan is ignorance of God. Ignorante talaga itong kausap natin ngayong gabi. Alam niyo kung bakit? Eh, pinako na nga ang paat kamay, papababain mo pa yung tao. Eh, ang tanong, ano ang utos sa hindi nakapako ang paat kamay? Nakapako ang paat kamay nung magnanakaw eh. Eh, yung hindi nakapako ang paat kamay, ano utos? Jesus 39 ng Marcos, pakinggan nyo. At kanilang sinabi, kaya namin. At sinabi sa kanila ni Jesus, sa sarong aking ininuman ay iinom kayo. At! Hindi ko nababasahin, nababasa nyo? At sa bautismong ibinautis mo sa akin ay... Amen! Eh, eto ngayon. Eto ngayon, isang taga-Tugega raw, panganib ng Tugega raw ito. Ang sinasabi, kalaban ng nasa Biblia, wala raw sinabi si Kristo na magpabautismo kayo. Wala raw. Nung itanong ko, under cross, siya na mismo nagbigay ng talata. 28:19, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Ito sinasampal niya yung pagmumukha niya. Ito bang klase ng mga pastor na ito, mga kapatid na susundan niyo? Pag sumunod kayo rito, mga ano kayo, buena mano kayo sa impyerno pagdating ng araw. Alam niyo, kaawa kaluluwa niyo rito sa mga ito.
Awa-awa mga tao maniniwala sa ganitong mga pastor. Pinoong pinagsasabi, wala sa Biblia. Labag pa sa Biblia, wala na nga sa Biblia, labag pa sa Biblia. Ito pa. Sabi niya kanina, napakadali raw ng kaligtasan. Simple lang. So napakasimple, mga kapatid, na tinatawag. Ang Bible ay very clear, wala nang interpretation yan. Hindi na kinakailangan, interpret mo pa. So, walang religion. There's no religion na sinabi ng Bible. May naaalala tuloy ako dyan eh. Alam nyo, yung mga nagsasabi na simple lang, medyo ano yun eh. Medyo ano yun eh. Alam nyo kung bakit? May naaalala ko magsabi simple lang, paparinig ko lang sa inyo yung pastor na nagsasabi na simple. Eto, pakinggan nyo sandali. Ito, simple. Hindi naman hiwaga ko yan. Hiwaga pa ba yan kung sino yung nakatatanda? Sino panganay? Si Cain. Sino bunso? Si Abel. Sino panganay? Si Cain. Sino bunso? Si Abel. Pero sabi nung puno, ikaw naman eh, simple. Yan pala eh. Yan ang mga proponent ng salitang simple. Pati kaligtasan, sinimplify nito. Delikado ito. Alam niyo ba kung anong kaligtasan, mga kapatid? Babasa po ako, tingnan niyo kung simple. G22 ng Mateo, at kayo'y kapupuotan ng lahat ng mga tao dahil sa aking pangalan. Ngunit ang mananatili hanggang sa kawakasan ay siyang maliligtas. Simple ba yun lahat ng tao magagalit sa'yo? Simple ba yun? Simple ba yung mananatili ka hanggang sa kawakasan, kapatid? Simple ba yun? Oo. Tapos sabi niya, dinuktungan niya na naman ang katarantaduhan niya. Alam niyo ano dinuktung niya? Wala naman ikaw sinabing susundin ang utos at kailangan gumawa ng mabuti. Hindi na ikaw kailangan niya. Kailangan ikaw maligtas ka bago ka gumawa ng mabuti. Baliktad na naman. Kung ikaw ay tatunay na ligtas, kailangan ipakita mo ang iyong mabuting gawa. Hindi pwede na gumawa ka muna ng mabuti para ikaw ay maligtas. Kundi ikaw ay ano? Ikaw ay maligtas muna bago ka gagawa ng mabuti. Ang kailangan gumawa ka ng mabuti para ka maligtas. O pakinggan niyo, Filipos 2:12. Pagkako po ang nagsalita, may sitas. Pag siya nagsalita, walang sitas. Ako pag nagsalita, may sitas. Filipos 2:12. Pakinggan niyo. Eto, sabi. Babasahin ko po, dahan-dahan. Kaya mga minamahal ko, kung papaano ang inyong laging pagsunod, hindi lamang sa harapan ko, kundi bagkus pa ngayon ako'y wala, ay lubusin ninyo. Eto niya, lubusin ninyo ang gawain ng inyong sariling pagkaligtas na may takot at panginginig. Gagawa ko ba tayo? Hindi. E binigyan mo, lubusin ninyo, sabi. Lubusin ninyo ang gawain. Tinan ninyo, ang sinasabi niya, baliktad sa Biblia. Ang sabi ni Pablo, lubusin ninyo ang gawain ng inyong sariling pagkaligtas. Para tayo maligtas, gagawa nga tayo eh, kapat mga kapatid. Kaya lang, kinalulungkot ko, iniwanan niya tayo. Ikinalulungkot ko. Sige po, mga kababayan. Ere, tutuloy ko na lang kahit wala siya. Pero ayoko sana nang wala siya. Gusto ko nasa harap siya. Para siya ay star of the show. Di ba ganun yun, mga kapatid? Ano? Kasi, mas maganda yung nagsasalita ang makaharap yung kausap mo. Eh, baka sabihin, ka natraidor mo. Eh. Pero hindi ko nakasalanan dahil malis eh. Pero yung sinabi niya kanina, ito isa-isahin ko, mga kapatid. Sabi niya, the church is not a religion. Sabi niya, the church is not a religion. Palagay na natin that the church is not a religion. But the question is, does the church teach or teaches a religion? Kung ang iglesia ay hindi religion, ang iglesia po ba ay nagtuturo ng religion? Yan ang ating talong. Ang iglesia ba nagtuturo ng religion? Maliwanag ang sabi ni Santiago.
Balik natin sa screen ang 1:27 ng Santiago, pakinggan nyo. Ang dalisay na rebelyon at walang dungis sa harapan ng ating Diyos at Ama ay ito. Dalawin ang mga ulila at mga babaeng bako sa kanilang kapigatian. At pag-ingatan, walang dungis ang kanyang sarili sa sanglibutan. Ayon, meron palang dalisay na rebelyon ipinuturo ang Biblia, mga kapatid. Yun pala ay binubuo ng dalawang mahalagang bagay yung reliyon sa Biblia. Ang una, yung paglingap sa mga babaeng baot, mga ulila, yung kapuspalad. Yung pong pagkakawang gawa, ibig sabihin doon yung pagkakawa. Ikalawa, pag-ingatan ng kanyang sarili na walang dungis sa sanlibutan. Ibig sabihin, yung paggawa mo ng abutihan, yung pag-iingat mo sa masama. Dalawa po ang aspeto o sangkap ng tunay na reliyon na dalisay na nasa Biblia. Alin yun? Yung pagiging maawain at pagiging banal. Pag-iingat sa sarili na huwag madungisan ang sanlibutan, which is holiness. Kaya dalawa po ang sangkap ng tunay na reliyon o dalisay na reliyon. Charity and holiness. Pagkamaawain at yung kabanalan. Tingnan niyo ang sabi ni San Pedro. Sa isang talata ng ikalawang Pedro 1 o 3, ganito sinasabi sa versikulo 11.